بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para sa mga taga-subaybay, mainit na pagbati ang para sa mga kapatid kong Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para naman sa mga taga-subaybay dito ay magandang araw po sa inyo. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol po ito sa mga Muslim at saka sa mga non-Muslim. Ang Arabic po nito, ang kahulugan, ang tinatawag na hasad, o sa Tagalog ay tinatawag na inggit. At bago natin tatalakayin na ito ay tayo po ay manalangin, naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maintindihan natin, makaiwas tayo dito sa kasalanan na ito. Rabbi sarahli sadri wa yasarli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Ang inggit, mga kapatid, o silos, isang katangian ito na sadyang napakapanganib at ang maaring humantong sa kawalan ng pananampalataya dahil ito ay nauwi sa isang damdamin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi makatarungan sa kanya kapag kanya itong sinadyang gawin, ang inggit o di kaya ang silos. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinabi niya sa pakahulugan, ang mahal na propeta ay nagsabi, nagbigay ng babala laban sa inggit sa pamamagitan ng paghambing nito sa apoy na lubusang tumutupok sa kahoy. Na sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, mag-ingat kayo sa inggit. Ulitin ko po, sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pakahulugan, mag-ingat po kayo sa inggit sapagkat tinutupok nito ang mabubuting gawa katulad ng pagtupok ng apoy sa kahoy. Subhanallah. Kaya ingatan po natin, huwag tayong mainggit. Kasi dalawang bagay lang itinuturo ng propeta sa atin na kaingitan natin. Una, yung tayo ay magbasa ng Quran at ituro natin ito. At pangalawa, ay tayo ay magsasadaka, magbibigay tayo ng charity na hindi nalalaman ng kaliwa ang pamimigay sa kanan. At ito ay kaingitan natin. Dalawa lang, yun lang itinuturo niya. Na iba doon, wala na, iwasan natin ang inggit. O ang hasad, inggit, ay isang sakit ng puso na ito ay nagdudulot ng karumihan sa puso ng paninirang damdamin na maaring taglayin ng isang tao laban sa kanyang kapwa. Ito ang nagtutulak sa kanya upang magnais ng masama sa iba. Gayun din, siya ay nakadarama ng ligaya kapag kasawi ang palad ay dumating sa kanyang kapwa. Sabihin, pag may nabalitaan siya doon sa kanyang kapwa, ay natutuwa siya. Sasabihin niya, buti nga, buti nga. So ito ay nasa kanya ang hasad o inggit. Kasi instead na ipanalangin niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, idua niya, Allahumma shafa, pagalingin ka ng Allah, sa halip na nagagalit pa siya, siya sa halip ay natutuwa pa siya dahil kinalulugdan niya yung mga balita na ganun. Nang tanungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, kung sino ang pinakamahusay sa tao sa pakahulugan, siya ay sumagot, yaong may dalisay na puso at may makatotohanang dila. Yung may malinis na puso at may makatotohanan na dila. Sila ay muling nagtanong, mga sahaba nagtanong uli. At aming naunawaan ang makatotohanang dila. Subalit, ano ang ibig sabihin ng dalisay na puso? Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay sumagot. Sabi niya, yaong puso ng isang makadiyos, dalisay at malaya sa paggawa ng masama, pagsuway, puot at inggit. Ito ay inulat ni Ibnu Majah. Kaya mga mahal na kapatid, sa pananampalatayang Islam, iwasan po natin ang inggit o silos dahil ito ay nakakasira sa atin. Tinutupok nito. Tinutupok ng apoy sa kahoy ang ating mga gawa ay masisira. Kaya ang hasad na isang katangiang sadyang mapanganib bilang panlaban sa ganitong gawain, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpadala ng mga pahayag mababasa sa Quran na dapat bilang isang pagpapakupkup laban sa mga mainggitin. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-reveal siya ng ayah katulad ng Suratul Al-Falaq. Mababasa natin ito sa chapter 113 verse 1 na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sinabi niya, sabihin,
Ako ay nagpapakupkup sa iyong Panginoon sa bukang liwayway laban sa kasamaan na mapanibugho kapag sila ay naiinggit. At pagkatapos, ito ay isinilaysay ni Tirmidhi mula kay Al-Zubair ibn Al-Awam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Dumating sa inyo ang sakit ng mga bansang nauna sa inyo. Ang paninibugho at ang pagkapuot." Ibig sabihin, yung pagkainggit at yung pagkagalit. "Ito ang tagainit o tagawasak. Hindi ko sinasabing inaahit nito ang buhok," sabi ng mahal na propeta, "bagkus inaahit, winawasak nito ang pananampalataya." So ito ay nakakasira, mga kapatid. Ito ay inuulat ni Tirmidhi. Ang hasad ay maaaring humantong sa kawalan ng pananampalataya dahil ito ay nauwi sa isang damdamin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi makatarungan sa kanya. Nakalimot ang maingitin sa lahat ng habag at biyayang ipinagkaloob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirapan na siyang makapagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kanyang puso ay may tanim na hasad o inggit. Sa mga biyayang ipinagkaloob ng kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mga kaaway ng lahat ng mga biyaya ng Allah. Sila ay nagtanong, sino sila, ya Rasulullah? Sinabi ng mahal na propeta sa pakahulugan, kanyang sinabi, yaong naiinggit sa tao sa anumang biyayang pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito inulat ni Tabarani. Kaya mga kapatid, inshallah, iwasan natin ang mga bagay na nakakasira sa atin dahil ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinugo siya upang turuan tayo ng mabuti at iwasan natin ang masama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَكُمْ أَنْهُ فَانْتَحُ اتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta na kung dumating man sa inyo ang propeta at sugo na nagtuturo sa inyo ng mabuti, kunin ninyo. Kung dumating sa inyo ang propeta, sugo na dumating sa inyo at itinuturo sa inyo ang mabuti, kunin ninyo. Subalit kung ano man ang ibinigay sa inyo na ipinagbabawal, ay iwasan ninyo. Fantaho, layuan ninyo. At matakot kayo sa Allah, takullah, takot kayo sa Allah, tunay na si Allah ay magbibigay ng pinakamabigat na parusa. Kaya insyaallah mga kapatid, ingatan po natin ang ating pananampalataya, iwasan natin ang inggit, pwede naman na magbigayan, magmahalan, at iwasan natin yung mga taong nakakapinsala sa atin at gumagawa ng makasalanan, hindi marunong bumati ng kanyang kapatid. So hanggang dito na lang po at dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway gabayan niya tayo at bigyan niya tayo ng pagpapaunawa sa ating relihiyon, insyaAllah. At hanggang dito na lang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu alaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.